Maging ang Dangerous Drugs Board ay nagulat sa paglobo ng bilang ng mga Pilipino na sangkot sa ilegal na droga. Batay sa 2015 Nationwide Survey on the Nature and Extent of Drug Abuse in the Philippines, nakasaad na 2.3% ng populasyon na nasa pagitan ng edad na 10 hanggang 69 years old ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Katumbas ito ng 1.8 million na individual. Pero batay din sa kaparehong ulat, 4.8 milyon na katao o 6.1% ng populasyon ang naitalang sumubok na gumamit ng droga. Sila ay nagmula rin sa edad na 10 hanggang 69. Ito ang dahilan ayon kay Dangerous Drugs Board Chairman Benjamin Reyes kung bakit kailangan ang community-based intervention dahil mataas ang retention rate o bilang ng mga bumabalik sa pagbibisyo ng droga kapag ito'y natikman na. That's the reason nagko-conduct tayo yung mga tokhang activities ngayon ng PNP. Di ba? Ang pulis na ang lumalapit, ini-encourage sila to submit themselves to treatment and rehab, to interventions. In fact, ang suggestion pa nga namin for those na mga surrenderees, no? Ang sinasuggest namin together with the local government unit, dapat i-door-to-door sila just to convince them to submit themselves to interventions. Batay din sa pag-aaral, sinabi ni Reyes na karamihan sa mga biktima ng illegal na droga ay nagmula sa broken families. Dahil dito malaki anyang papel na dapat gampanan ng mga komunidad para mailigtas ang isang individual sa tanikala ng droga. Majority ng mga pasyente natin are coming from broken families. Again, we need to address those issues. Pag single parent pala, di ba, lumalabas, mataas pala yung probability na malululong sila, magiging current user. So again, we need to address those issues. And then, if you notice earlier, there were several industries that were identified. Again, are we providing programs to those industries? No? So we need to recalibrate yung mga programs natin, no, to address yung mga findings. Umaasa si Reyes na sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte ay matatapos na rin ang problema ng bansa sa droga na sumisira hindi lamang sa pagkataon ng isang personalidad kundi ng buong sosyedad. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.